ang gobyerno, hindi lang tuwid utak, kailangan buo. Nung nawala ang nanay ko, and I had to fend for myself, doon ko nakita mas malawak ang langit kaysa sa lupa. Kaya mas maraming solusyon kaysa sa problema. Kaya huwag kayong matakot dito sa mundo. May langit. Bakit puro negative at masyadong exaggerated ang mga binabalita tungkol sa martial law noon? Sinasabi ng media na kaya daw nag-declare ng martial law si Marcos ay para mapalawig ang kanyang panunungkulan bilang presidente. Marahil ang personal interest niya na iyan ay isa na sa kanyang dahilan. Pero lingit sa kaalaman ng marami, ang pangunahing dahilan ay ang paglaganap ng komunista sa ating bansa na noon ay kinakatawan ng mga CPP, NPA at sinusuportahan naman ng China. Nahuli ng gobyerno ang MV Karagatan na isang barko na puno ng mga armas galing China. Madaming ginagawang pangbobombang mga rebelde kasama na ang Plaza Miranda bombing. Malamang kung hindi nag-martial law, mabilis na lumaganap ang komunismo sa ating bansa kagaya ng nangyari sa Vietnam, North Korea at Cambodia. Baka magkaroon tayo ng madugong civil war at kung sakaling magtagumpay ang mga rebelde, tiyak na communist country na tayo ngayon gaya ng North Korea. Noong unang mga panahon, wala pang masyadong alam ang mga tao tungkol sa batas komunista kaya madaming nakikisimpatsa sa mga rebelde pati na mga pari. Pero ngayon, makikita mo na malaking pagkakaiba ng communist at democratic country. Noon sa Vietnam, North Korea at Cambodia, pag nalaman ka na nakikisimpatsa sa mga komunista, pinapatay agad. Pero dito sa Pilipinas, ang mga miyembro ng komunista na pasimuno sa mga rally at aktivista, pag hinuli ng mga sundalo natin noon, human rights violation kaagad. Pinapatay ng mga NPA o mga komunista ang ating mga sundalo tapos pag gumanti ang ating gobyerno, human rights violation ang sasabihin ng media. Noong panahong iyon, kailangan talaga natin ng konting disiplina at sakripisyo para mapangalagaan ang ating demokrasya laban sa mga komunista. Bakit palaging sinisisi ang utang ng bansa kay Marcos? Samantalang makikita naman ang mga halagang ito sa mga pinatayo niyang projects na hanggang sa ngayon ay pinakikinabangan ng mga Pilipino. Kahit mga big time na mga negosyante ay baon din sa utang, pero napapalago nila ang inutang nila. Gayun din sa pagpapatakbo ng bansa, kung pinagpatuloy sana ni Cory ang mga projects noon ni Marcos, mas mabilis nating mababayaran ang utang natin at baka tumubo pa tayo. Tulad na lamang ng Bataan Nuclear Power Plant na $6.5 billion ang cost, ang Santa Barbara Project at ang mga bongbong missiles na balak sana i-mass produce at ibenta sa iba't ibang bansa para kumita ang bansa natin. Nasayang lang ang pera ng bayan sa mga proyektong ito at ang masaklap pa, ang mga basic needs ng taong bayan tulad ng Meralco, PLDT at Philippine Airlines ipinamigay lang at yung iba ipinagbili ng gobyerno. Lahat ng geothermal power plant ng bansa natin ibinenta ni Paul Aquino sa Lopez family sa mababang halaga. Siya noon ay nasa Department of Energy pero pagkatapos niyang mabenta ang mga power plants, nag-resign siya at lumipat at naging president pa ng kumpanyang pinagbentahan niya. Totoo ba ang last will and testament ni Marcos na pinamana niya halos lahat ng pera niya sa mga Pilipino? Ang limang account na halos thousands, quadrillion dollars kada isa ang nakadeposit, may mga ilang whistleblower ng World Bank na nagpapatunay na kay Marcos ang account na may codename na Spiritual Wonder Boy. At dahil dito, may mga nagsasabi na ang Pilipinas ang pinakamayamang bansa sa buong mundo. Noong panahon ni Marcos, walang contractual employee pero nung pag-upo ni Cory, ipinasa niya ang bill para magkaroon ng contractual employee. Nakakaawa kasi ang mga construction workers at ang mga nagtatrabaho sa mga malls na hindi man lang nare-regular. Si Marcos din ang gumawa ng batas para magkaroon tayo ng 13th month pay dahil sa malaking pagmamalasakit niya sa mga manggagawang Pilipino, madaming nagalit sa kanya na mga negosyante. Si Marcos din ang gumawa ng barangay system ng ating bansa under Presidential Decree 557 para makalahok ang bawat mamamayan saan mang sulok ng ating bansa sa mga programa ng gobyerno. Bawal sa panahon ni Marcos ang child labor, patunay na hindi sila magnanakaw. Especially hindi basta ordinaryong tao ang kalaban nila kundi gobyerno ng Pilipinas. Lumabas sa paglilitis na madami na siyang mga gold bars bago pa siya maging presidente. Ito ay binayad sa kanyang serbisyo bilang lawyer ng Taliano family. Para sa kaalaman nyo, ang Taliano family ang may-ari ng buong Pilipinas noon.
Bakit hindi na pinabuksan ni Cory Aquino ang kaso sa pagpatay kay Ninoy nung siya ay nakaupo bilang presidente ng Pilipinas? Madaming mga mambabatas noon at magpahanggang sa ngayon ang gustong pabuksan muli ang kaso dahil hindi pa malinaw sa publiko kung sino talaga ang nagpapatay. Ang dalawang sundalong sangkot dito na nakulong ng mahigit dalawang dekada ay pinalaya noong taong 2009 dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Later on, ginamit ko pa yung ilalim para itayo ang PGH. Nung naging first lady ako, mga 20 years pa lang since World War II at talagang sinira ang ating bansa at ating siyudad. Halos walang mga hospital, ganito. Meron mang hospital, yung PGH nung araw, ang mga tao nahihiga sa hagdan. Paano naman yun nung gagaling? Merong mga tao na kailangan ng transplant. Hindi, sabi ko, magagaling naman yung ating mga doktor dito. Bakit hindi tayo magtayo ng mga hospital? Heart center, lung center, kidney center, children's hospital, tsaka PGH, lahat yan. Nagitla, nabibigla, tuwing gumalaw ang unang gina. At pagkat nung kami nagkaisang dibdib, ang kabilin-bilinan ko lang sa kanya, alagaan mo ang aking puso. At ngayon, tignan mo ang ginawa, napakalaking pag-aalaga. Ngunit, ang paliwanag naman niya sa akin ay yan daw, ay pag-aalaga ng lahat ng puso ng lahat ng mamayan Pilipinas. Ang aming programa talaga, womb to tomb. Kung humihingi ng bahay, ang hinihingi noon, hindi lang bahay eh. May bahay ka, itayo mo ang bahay, nakatira sila sa bukit. Paano sila mabubuhay doon, miski ba yung bahay sila? Ang palengke nasa baba, nasa iba-ibang lugar. Kaya naisip ko, pagka meron akong bliss project, na housing project, hindi lang housing, kung hindi lahat, kompleto. Meron doon palengke, simbahan, meron doon eskwela, meron doon factory, may pagkikitaan. Lahat ng pangangailangan na dyan na huwag na mapupuntahin kung saan-saan. Si Presidente nga eh, hindi lang ginawa yung settlement na isang bureau, ginawa niya isang department. Hindi lang kami gumagawa ng bahay lamang kailangan human settlement, pang-tao talaga. Among all the problems that confront us, none is more total and therefore more urgent than the problem of human settlement. Bilang tuwid utak, kailangan buo. Nung nawala ang nanay ko, and I had to fend for myself, doon ko nakita, mas malawak ang langit kaysa sa lupa. Kaya mas maraming solusyon kaysa sa problema. Kaya huwag kayong matakot dito sa mundo. May langit. Thank you.
me up with